Samahan niyo po yung date sa March 3, 5, and 6 sa UP Campus, University of the Philippines. Sisimulan ko na po ang training sa Letter of Authority Specialista. Bago po kayo maging specialista, katulad ng mga Uber driver, hindi kayo pwedeng tawaging Uber driver kung wala kayong Uber car. So, kailangan meron kayong mamanihuhin. Ang tawag ho dun sa car is tools. Tool or tools of the trade. Ito po ang tools of the trade sa taxation, lalo na sa letter of authority. Ngayon, kailangan po ninyo ito bago ho ko kayo ma-train. Kasi po, ang objective ko, i-duplicate yung sarili ko. Kung mapapansin nyo, yung mga BIR officials, may mga sarili-sarili silang manual. May manual sa assessment, may manual sa collection. Ito po yung gamit natin para i-proteksyonan ang karapatan ng ating kliyente. So, ang objective ko po ay makakuha tayo ng mas maraming nagbabayad na kliyente, hindi puro libre. Ano po? So, paano tayo makakakuha ng mas maraming kliyente? Meron po akong dinevelop na tax mapping apps. Yung map po, tax mapping apps, ay nagme-merge ho ron yung kliyenteng may problema sa tax at yung consultants na nangangailangan ng kliyente. So, nagme-meet silang ganun, parang Uber driver at Uber rider. So, once na mag-meet sila doon, magbabayad definitely yung kliyente, magkakaroon ng hanap buhay ngayon yung consultant. Hindi naman kayo pwedeng ilagay doon nang wala kayong alam. 'Di ba? Kaya may training. So may training tayo. Kailan ang training, Mr. Maestro? Ito nga March 3, 5 and 6, University of the Philippines. Ito po ay walang bayad. Kasi under Study Now Pay ETM Later program po 'yan. Pipirma lang kayo ng kontrata pagkatapos. Ayun na. Pero pag kumita po kayo, babayaran ninyo ako paunti-unti hanggang sa mabayaran nyo ako ng kompleto. Ito po, e bibilin nyo. Okay? Kasi sikreto ko ito eh. E bago ko ibigay sikreto ko sa inyo, e bibilin nyo. E sir, bilhin ko na lang, hindi ako aaten. Pwede rin. Huwag ka nang umati na seminar kung ayaw mo, mag-market ka ng sarili mo. Pwede rin yon. Babayaran mo to 10,000 piso. Hindi ka pwedeng umati ng training kung wala kang ganito. Kasi ito po yung magsasabi na qualified ka. At pag nakikipag-usap ka sa kliyente, kailangan dala mo to. Anong pangalan ng training natin, sir? Yon, pangalan ng training natin is Letter of Authority Specialista Training. 3 araw po yan. Puhunan mo, eto lang, 10,000 at umaten ka para meron kang hanap buhay. Okay? Tigilan na natin yung pagiging fixer natin. Hindi maganda yan eh. Okay? So, to get more clients, you have to be visible and nasa radar nila. Kaya gumawa ako ng tax mapping apps, pareho yan ng Uber apps, pareho yan ng Grab apps, parang nag-limit yung rider at saka yung driver. Oh, sali ka na para maging tax consultant ka. Twenty years nang walang laman ang books of accounts mo. Hindi ka lang ba nagtataka? Bayad ka ng bayad sa bookkeepers mo. Wala pa rin laman. Ito pong videong ito ay para po doon sa mga naka-receive ng chat. Ayan, naka-receive po ng chat. PM ho yun, yung private message. Or email messages galing ho kay Lovely, kay Len, o kaya kay Gia. Ito po ay para sa inyo. So, yung hindi ho naka-receive, eh kailangan nyo hong ilagay yung email address nyo dyan ho sa ilalim. Ano? Ano ho itong pinopromote ko ngayon? Okay. Ito ho kasi, pag corporation ang bumili, 1,675 pages. Available na ho siya. So, ang penalty po ng walang laman ng libro ranges 50,000. Yun yung pinakamataas at ang pinakamababa 25. So, sinasabi ko, o sige,
sa 10 taong ka nang hindi o 20 taong ka nang walang laman ng libro mo, eh di ba napakalaki yon, 50,000 multiply mo ng 20 years, o eh di magkano yon? Di ba napakalaki, million. So sa halagang 25,000, ito ay tulong ko sa inyo. Makakakuha kayo nito. So kahit hindi kayo CPAs, kahit hindi kayo accounting graduates, andi dito na ho yung entry. Ang entry ho nito ay sanction ng tax code. Okay? Ito deal. From 50,000 magiging 25. Okay? 25,000 na lang sa isang kopya. Pero kailangan yung mag-act within 5 days from receipt ng email or chat message from Lovely, Len, or Gia. Pag hindi kayo nag-act, 50,000 ho siya. Pag wala kayong email galing kay Lovely, kay Gia, o kay Len, o chat PM, 50,000 ho siya. So, yung makaka-receive ho, meron ho kayong potential na mabawi ho yun. Bakit? Kung magre-refer kayo at mai-email namin sila, eh 25,000 din po yung mabayaran nila. Pero sa binayad ho nila, ibibigay ho namin sa inyo as referral fee, 5,000. Sa inyo po yon. Hindi lang po yan. Meron ho kayo within 5 days na mag-avail ng Study Now Pay ATM Later. I-reduce ko ho yung Study Now Pay Later ATM fee from 500,000 to 200. O ibig sabihin, meron kayong discount na 250,000. Okay? Ito po kasi gagamitin natin pag nag-lecture ho ako. Andito ho lahat ng entries na sanction ng tax code. So, wala nang irritation between taxpayers and tax officials. So, madali nang maintindihan ng mga tax officials yung entry mo sa libro, hindi ka na tatanungin. At pag naintindihan nila, hindi ka na makareceive ng letter of authority sa susunod na taon. So, yung pong gustong magtuloy na maging partner ko, ibebenta ko kayo as a product. Hindi kayo magbebenta ng product. Ibebenta ko kayo as a relevant product. Paano ko inyo kami ibebenta, Mr. Maestro? Meron po tayong sinatawag na tax mapping apps where clients and consultant meets. Parang Uber, driver at yung rider nagmi-meet sa apps. Parang Grab, yung driver ng motorsiklo ay imi-meet yung magpapa-deliver ng equipments or goods sa kanya. So, kailangan po na meron kayong message o PM galing kay Lovely, Gia, at Len. Eh, kung gusto nyo makareceive, ilagay lang po nyo yung email ninyo dyan sa ilalim ng video ito. So, maraming salamat at makita-kita tayo sa susunod nating seminars, ha? Gusto mong libre. Okay. 20 years, no entries, books of accounts. Diyos na mahabagin, 20 taong ka nang nagnenegosyo, hardware, may grocery ka, meron kang supermarket. 20 years, wala pa rin entry yung libro mo, yung books of accounts na registered sa BIR. Yun po yung kwento ng maraming taxpayer. Actually, kahit isang taon lang na walang laman yung libro mo, dapat meron ka nang gawin eh. Ano yung kwento ng 20 years? Okay, and tinanong ko siya. So, for the past 20 years, anong effect nung walang entries yung books of accounts mo? Ano sabi niya? Bribe. So, magkano binabribe mo? 350 per year. Uulitin ko. 350,000 pesos per year. So, for the 20-year period, it is 14 million. Sabi ko, ang laking pera nun. 14 million dahil lang walang laman ng books of accounts mo.
Eh ano ginawa mo? Wala eh, wala akong magawa eh. Anong ginawa mo sa independent certified public accountant mo yung nagse-certify ng iyong financial statements? Nakakailang palit na nga ako eh. Walang makasagot doon sa atake sa akin ng mga BIR revenue officers. Eh anong ginawa mo doon sa internal books, bookkeeper mo? Eh, ayun, nandoon pa rin, pinasasahod ko. Bakit hindi mo sila sipain? They are irrelevant people sa iyo. Because of their incompetence, eh, nagkagastos ka ng 350,000 a year or 14 million sa loob ng 20 years. Malaking kayamanan yan. Ang hirap kitain yan. Alam mo, meron ako sa iyong solusyon. Isa lang. Ask them, bakit walang laman ang libro mo? Samantalang ang in-engage mong independent CPA, yun yung kanyang function. At in-engage mong o hinire mo na internal bookkeeping mo, bookkeeper, yun yung function. So para makatipid ka ng 350,000 pesos, meron ako solusyon. 1,675 pages. Puro accounting entries po ito. Pang taxation ha, hindi pang managerial accounting, hindi siya pang financial accounting, pang taxation. Kasi po, pag meron kayong entry sa libro na gamit ang tax code, ito po ay galing sa tax code. Ina-assure ko sa inyo na mababawasan, malelesen yung pag-audit sa inyo ng BIR. Why? Eh, makikita ng BIR, compliant kayo sa tax code eh. So, what's the point na i-audit kayo? At saka, pag in-audit kayo, the government will incur too much administrative expenses for nothing. Eh, ginagamit ang administrative expenses ng BIR to collect taxes. So, kung gagamit sila ng administrative expenses na walang makokollect ng taxes, pinagbabawal ng batas yun. So, mangyayari, ipagbabawal ng batas na i-audit ka kasi walang makokollect ang buwis sa'yo eh. Okay? So, sa susunod ha, tanungin mo yung accountant mo, bakit walang libro? O bakit walang laman ng libro? Ganun din ang bookkeeper mo. Pag wala silang sagot, fire them. Tanggalin mo sila, kumuha ka ng bago. Okay? At kung wala ka makukuha, napakamura naman ito para sa 14 million na matitipid mo for the next 20 years. Mabuhay po kayo. Abangan nyo po yung date sa March 3, 5, and 6 sa UP Campus, University of the Philippines. Sisimulan ko na po ang training sa letter of authority specialista. Bago po kayo maging specialista, katulad ng mga Uber driver, hindi kayo pwedeng tawaging Uber driver kung wala kayong Uber car. So kailangan meron kayong mamanihuhin. Ang tawag doon sa car is tools. Tool or tools of the trade. Ito po ang tools of the trade sa taxation, lalo na sa letter of authority. Ngayon, kailangan po ninyo ito bago ko kayo ma-train. Kasi po, ang objective ko, i-duplicate yung sarili ko. Kung mapapansin nyo, yung mga BIR officials, may mga sarili-sarili silang manual. May manual sa assessment, may manual sa collection. Ito po yung gamit natin para i-proteksyonan ang karapatan ng ating kliyente. So, ang objective ko po ay makakuha tayo ng mas maraming nagbabayad na kliyente, hindi puro libre. Ano po? So, paano tayo makakakuha ng mas maraming kliyente? Meron po akong dinevelop na tax mapping apps. Yung map po, tax mapping apps, ay nagme-merge ho ron yung kliyenteng may problema sa tax at yung consultants na nangangailangan ng kliyente. So, nag-meet silang ganun. Parang Uber driver at Uber rider. So, once na mag-meet sila doon, magbabayad definitely yung
kliyente, magkakaroon ng hanap buhay ngayon yung consultant. Hindi naman kayo pwedeng ilagay doon na wala kayong alam. Diba? Kaya may training. So may training tayo. Kailan ng training, Mr. Maestro? Ito nga, March 3, 5, and 6, University of the Philippines. Ito po ay walang bayad. Kasi under study now, pay ETM later program po yan. Pipirma lang kayo ng kontrata. Pagkatapos, ayun na. Pero pag kumita po kayo, babayaran ninyo ako paunti-unti hanggang sa mabayaran nyo ako ng kompleto. Ito po, e bibilin nyo. Okay? Kasi sikreto ko ito eh. E bago ko ibigay sikreto ko sa inyo, e bibilin nyo. E sir, bilin ko na lang, hindi ako aaten. Pwede rin. Huwag ka nang umatin na seminar kung ayaw mo, mag-market ka ng sarili mo. Pwede rin yon. Babayaran mo to 10,000 piso. Hindi ka pwedeng umatin ng training kung wala kang ganito. Kasi ito po yung magsasabi na qualified ka. At pag nakikipag-usap ka sa kliyente, kailangan dala mo to. Anong pangalan ng training natin, sir? Yon. Pangalan ng training natin is Letter of Authority Specialista Training. 3 araw po yan. Puhunan mo, eto lang, 10,000 at umaten ka para meron kang hanap buhay. Okay? At tigilan na natin yung pagiging fixer natin. Hindi maganda yan eh. Okay? So, to get more clients, you have to be visible and nasa radar nila. Kaya gumawa ako ng tax mapping apps, pareho yan ng Uber apps, pareho yan ng Grab apps, parang nag-limit yung rider at saka yung driver. Oh, sali ka na para maging tax consultant ka.